What's up mga tropa pi? For today's vlog ay ano, medyo informative. Ito ay para sa mga tropa pi natin ha, mga newbie, no? So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung tinatawag na nerve. Nerve ng aso or ng puppy, hindi lang to applicable sa mga Belgians ha. Applicable to sa lahat ng mga aso. So sinabi ko naman sa intro, meron tayong disclaimer na hindi naman talaga ako professional or expert about this. Sharing lang tayo ng experience mga tropa pi. Alright, so ano nga ba yung sinasabing nerve? Sabi nga sa akin ni Kuya Clem, yung nerve daw, yan yung kung gaano kaangas yung aso. Or kung gaano ka nervyoso, or kung paano mag-a-adjust yung aso sa ibang environment. Bigyan ko kayo na example ah. May mga tropa pi na nagme-message sa akin, ganito yung problem nila. Paps, yung aso ko, bakit pag nilagyan siya ng leash, natatakot, humihiga? Bakit kapag nilabas ko siya ng bahay, nanginginig sa takot? Or bakit yung aso ko pag nakarinig ng busina, ayaw maglakad, natatakot? Pag pinuntahan kami ng mga stray dogs or ng mga yung mga aso sa kalsada, sinugod siya, sobrang nanginginig sa takot, hindi na niya alam yung gagawin niya or nagpapanik na. It has something to do na yan yung nerve na tinatawag. Parang magkapatid diyan eh, nerve and temperament. Importante po pag bibili tayo ng puppy, alamin muna natin yung characteristic ng puppy. I-check niyo yung nerve and temperament and drive. So yan yung po yung mga huwag niyong kakalimutan. For example, meron kang Belgian, oversize, talagang sobrang ganda ng appearance niya. Pag nakarinig ng putok or binagsak mo for example yung planggana, tatakbo, ninenervyos, nanginginig sa takot, naiihi. So para sa akin, asan pa yung pagiging Belgian ng aso kung ganun yung nerve niya? So mamaya itopic natin kung saan nakukuha yung mga bad nerves or paano ba maiwasan yung mga aso may ganito, sa paano mamili ng puppy. So ngayon, paalis tayo, papunta tayo sa tropa kay Sir Paul. Dahil ipapasample niya sa atin yung kanyang puppy. Malulupit kasi yung mga training niya about sa nerve ng aso tsaka sa mga obstacles. Alright, let's go! So, andito na tayo sa bahay ni Sir Paul. Good morning! Ayan si Sir Paul. So, magpapasample siya sa atin ng mga malulupit na mga obstacles dun sa mga tinitraining niyang puppies. Pag sinerch nyo yung sa Google, sinerch nyo yung salitang dog nerve, ang lalabas, dog nervous system. Di ba, sir? Sinerge ko rin yan, yung about sa nerve. So, ngayon, kasama natin si Sir Paul. Yan. Hello. Yan. Morning, Sir Paul. Mga 36 subscribers, 36,000. Hindi, sir. Wala, kunti pa lang. So, kasama natin si Sir kasi papaliwanag natin kung ano ba yung pagkakaintindi natin sa nerve. Di ba, sir? Uh-huh. Yun. Kasi actually, sa totoo lang, hindi naman din talaga ako expert. Eh, nagtatanong-tanong din ako sa mga kakilala, mga tropa. So, ngayon, demonstrate ni Sir Paul kung ano yung mga training niya sa puppy niya. Ayan o, sineset-up niya na. Tignan niyo kung gano'ng kalupit yun. Ang lupit net. Papakitin mo dyan, sir. Galing sa bubong. Oo. Bahay natin. Ah, sige, sample natin. First time natin to gagawin kasi actually, pag yung pag-train natin dun sa puppy, lalo na dyan sa nerve nila, kailangan iba-iba daw yung obstacle eh. Oo nga eh. Hindi pwedeng pare-pareho. Para at least talagang ma-challenge sila. Actually, itong breeding ni Sir Paul, di ba sir, produce mo tong dalawa na to? Oo, yan. Itong puppy. Yan, produce ni Sir Paul yan. Na-train mo sila pareha, sir, o hindi pa? Ito, hindi ito na-train. Kasi meron na itong nakabili. Oo. So, iniwan natin na, kumbaga, sa tao, tabula rasa lang yung isip nila. Kasi depende. Parang kung default siya. Oo. Default. Depende kung saan sila gagamitin eh. Oo. Nakikita ko yan sa Facebook niya. And sabi kong lupit ng mga ginagawa niya. Gusto ko rin ma-share sa mga tropa pin natin para mapakita, di ba? Kung ano yung difference nung aso na na-training or na-expose sa mga iba't ibang obstacle or environment para may idea rin kayo. Ito nga palang mga puppy ni Sir Paul. Sir, ano to, di ba? Cross ng ano? Dutch Shepherd. Oo. Crossbred to ng Dutch Shepherd tsaka Belgian Malinois. Pero ito mukhang Dutch Shepherd to, sir, eh. Itong isa, no? Mataas yung dugo niya. So, actually, mga paps, ito, share ko lang. Observation ko sa mga talagang working dogs. Punta kayo sa mga hotel, sa barko, sa bus. Yung mga ginagamit dyan na pang trabaho, mas prefer nung mga trainer yung standard size. Yung iba nga, mas maliliit pa eh. Kasi daw kapag standard size, mas ano sila, mas madaling i-handle, mas madaling bitbitin, mas madaling paakyatin sa mga bus, di ba sir? Kaya, tsaka mas konti yung pagkain nila. Mas energetic yung mga standard na Belgian. Yun yung observation ko lang. So ito, mukhang Dutch Shepherd talaga to. Yan. So actually, ang Dutch Shepherd naman, tsaka Belgian, mostly, pinagkukross talaga yun eh.
Kasi halos parehas naman talaga sila ng itsura, ng traits, ng drive, temperament, nerve. Kaya yung mga iba, pag trabaho, talagang pinagkukross nila yan. Kasi dyan nila napapalabas yung high nerve, high drive. Yun talagang mga nerve ng aso mostly, namamana yan sa mga magulang. Di ba sir, no? Yung mga magulang ng aso, no? Actually, nabanggit din niya ni Doc Manalo. Kung kilala nila si Doc Abel Manalo. Isang malaking bahagi ng foundation ng aso, yung genetics daw. Oo, yan totoo yan. Pedigree, no? Pero yung tinuro naman sa atin ni Sir Al Rianto, shoutout pala kay Sir Al Rianto. Yung pinagkunan mo naman. Yung pinagkunan natin, saka yan yung ating mentor sa pag-aalaga ng aso. Oo. Ang sinasabi naman niya, yung exposure ng aso. Yun, importante, sir. Lagi mo siya ilagay doon sa pinaka nakakakabang situation, scenario. Doon mo daw makikita talaga yung kung anong klase yung kung gaano kaangas yung aso mo. Kasi sabi ko nga, working dogs kailangan malakas yung loob nila or talagang madadala mo sila kahit saan. Sa ilog, sa bundok, sa dagat, ba? Diba? Kung gusto mo lang ng pang-adventure, ganun dapat. Kung napanood nyo mga paps yung ano ko, yung vlog ko nung last time, sinama ko si Bella sa White Island. First time sumakay ni Bella sa maliit na bangka, sir. Baliwala. Kumbaga, first time, ha? Hindi siya natakot. Tapos nung bumaba kami sa island, ang daming tao, okay din yung temperament niya. Hindi siya nangangagat, hindi siya nangaaway. Talagang pagkasama ako ni Bella, relax siya. Kumbaga, mapagkakatiwalaan ko siya na i-expose sa ibang tao. Okay yung nerve and temperament. Yun dapat syempre, maganda rin talaga siguro yung pedigree ni Bella. Actually, nung bago ako magsimula ang mag-aso, no? Napapanood ko na itong Papsanik sa TV, no? Actually, dito ako kumuha ng maraming idea bago ako nag-decide, no? Na bumili ng unang aso ko, yung Belgian Malinois na si Kidlat, no? Siya yung tatay nitong mga puppies ko, no? So, malaking influensya sa akin ito si Papsanik. Medyo kinilig naman ako doon sa sinabi mo, sir. Hindi, ako naman mga pap, sharing lang tayo. Kagaya niya, nakita ko si Sir Paul. Si Sir Paul kasi, enthusiast siya sa mga bagay-bagay. For example, dati nakikita siya tumatakbo sa pag-running. Di ba sir, ang layo ng mga tinatakbo mo, no? Ilang kilometers yung mga tinatakbo mo? Pinakamalayo natin, nag 50 km tayo. 50 km, takbuhan, no? Pero ngayon, wala na kasi 42 years old na, kaya medyo... Tsaka ngayon nakita ko si sir, nag-alaga siya ng aso. Nakita ko kung gaano siya ka-enthusiast. Yung mga ginagawa niya, talagang focus siya. Kaya sabi ko, ang galing ni sir ka ako, kaya gusto ko ipakita yung mga ginagawa niya. Ma-share namin yung mga kaalaman namin sa aso dito sa vlog, di ba? Pero disclaimer lang, hindi rin ako eksperto dito sa aso. Katulad ng marami. Sharing lang tayo. Sharing lang. Okay, let's go! So ito pala mga paps, hindi pala ito yung keep ni sir. Meron ng may-ari, pero wala pa tong training. Kumbaga, default yan. So pakita muna natin yung kayang gawin ng mga to or kung paano makikita yung difference na may training sa wala. Okay, sample muna natin to, sir. Aggressive pa eh, kasi bihira talaga sila ilabas. Kasi gusto ko nga i-maintain sila na default. Oo, sir. Kasi depende dun sa paggagamitan ng bibili eh. Ayoko naman na... Papakakutay. Ayoko naman na i-ano. Yung parang papakailaman mo agad yung trip nila sa gagawin nila sa aso. Kasi baka iba yung gusto nilang structure eh. Oo. Kasi mahalaga daw yung structure sa yung... Kung paano yung approach. Oo. Paano yung approach sa aso. Ito, papakita natin ito. Dito sanay sa ganito, first time niya rin to. First time. So titignan natin kung kakayanin niya. Titignan natin kung tatawid to. Wait lang sir, dyan agad sa mataas? Dito lang. Sige. Ayan, tignan natin yung reaction niya kung matatakot ba or what. Usually kasi pag train sila, nakikita nyo, di ba, nanginginig siya. Pero pumapalag, no sir? Pero, ibig sabihin, curious siya. Hindi ka confident dun sa ginagawa niya. Oo nga. Hindi katulad pag totally exposed sila sa ganito, pag palagi, alam nila kung ano yung gagawin nila. Oo nga sir. Alam nila kung saan sila pupunta. Come. Ano? So, may hesitation sila, di ba? Oo nga sir. Parang sa tao rin, pag hindi mo alam yung gagawin mo or first time mo, natatakot ka rin. Kaya nga, malaking challenge sa akin everyday, paano gagawa ng mga obstacle na iba-iba eh. Oo nga sir. Ayan sir, medyo bababa na siya. Down, one. Down, good puppy. Pero sir, ito nga sabi ko nga, malaking factor yung kanyang nerve dun sa mga magulang. Dun ako kuha yan eh.
Parang si ano sir, yung mga anak ni Bella, kahit paano mga magaganda rin yung ano nila, yung temperament nila, mababait, tapos ano rin, mga active dogs na confident. Nakita ko nga si, minsan nakasama ko lang mag-dog walk si si Sir Kael, no? Shoutout pala kay Sir Kael, yung nakabili kay kay Timor. Oo, kamusta na si Timor sir? Hindi ko pa nadadalaw eh. Napakagandang aso ni Timor. Oo, mag-ano na, malaki na siya? Malaki na. 6 months pa lang yun eh. 6 months nga, pero grabe. Pero yung mask niya, black mask talaga. Tapos ano... Next time mga future stud si Timor. Next time dalawin natin yan si Timor tsaka yung update sa mga second batch ni Bella. Ito yung nanay mga papso. Dutch Shepherd. Nakita ba? Medyo madilim eh. Malaya. Malaya. Yan, Dutch Shepherd. Ito yung keep mo sir no. Ito yung keep natin si Agos no, pinangalanan natin Agos. Si Agos. Yan, ito na train nito ni sir. Nakikita ko sa ano to sa YouTube ay sa Facebook. Ina-upload ni sir si Agos. Male yan sir no? Female. Ah, female. Magandang ano rin to mga pups no? Yung puppy dapat sumusunod sa ano? Sa alpha niya. Diba? Yung recall. Yan, malupit si sir mag-train ng recall eh. Nakita ko yan eh. Tinuturuan na rin natin mga basic obedience. Sits, Agos. Good girl. Ilang months na yan, sir? 2.5. 2.5. Oo. Subukan natin. Saan tayo magsimula, sir? Dito? Dito, sa bubong. Medyo kasi boring na sa kanya yung... Oo. Ito mga pat, mataas to ah. Baka may mga 7.5 feet to. 7 feet siguro tong taas nito. Tapos ilagyan natin ang gap. Tingnan natin kung tatawid. Sige, sir. Pero sir, ano, nung tinrain mo si Argos, ano siya, nagsimula ka muna sa mga mabababa. Oo. Diba? Nakita ko kasi yung mabababa muna yung ginamit mo eh. So ito na yung obstacle na medyo advanced na to. Oo, itong first time ko to eh. Oo. Nadyan sa ganyan, no? Oo. Argos, come! Saka isa pa sa mahirap dito sa ganitong training, sa tinuro sa atin ni Sir Al, wala nga siyang reward. Kung hindi pepet mo lang siya, walang food, walang toy. Kasi sinasabi niya, parang binabribe mo daw yung aso mo pagka ganun. Pero sir, kasi tinatanong din sa akin yan, paano rin mapasunod yung puppy na mga walang reward? Ang sabi ko naman, bonding lang. Bonding talaga. Bonding totoo talaga. Ayun na siya. Nahihiya siya sa camera, feeling ko. Ayun na. Come on, Agos, cross! Let's go! Come on, cross! Come on! Let's go, Agos. Good cross. Come on. Good cross. Come on, down. Let's go. Let's go, Agos. Come on. Let's go. Come on. Come on, dump up. Let's go. Come on. Pump up. Medyo nag-hesitate yung puppy ngayon. Siguro nadidistract sa akin dahil may nakikita ako. Ayan, kababa na siya. Ayan na. Let's go! Come on! Help up! Come on, Agos! Let's go! Let's go! Come on! Good girl. Good pup. Good yeah, pup. Kita niyo yung reward ni sir, ano lang, praise lang. Good pup. Hindi ba? So normal naman 'yun kasi talagang medyo sabi nga ni sir, first time daw na ano. Oo. Medyo mahirap talaga yung ganyang obstacle. Na raw talaga. Oo nga eh. Pero nakita ko ito walang kaba sir eh. Yung isa nanginginig kanina eh. Iba talaga pag sanay na siya eh. Come on. Shoulder. Come on. Good girl. Good puppy. So yan daw yung ala eh, mahalaga pagka may bonding eh. Oo nga sir, totoo. Sir Al, no? Na yun yung ano eh, greatest reward sa recall. Yan, kita niyo yung puppy, mga tropa puppy. Ano siya? Confident. You know? Confident yung aso. So ito mga pups, testingin din natin kung may ball drive si Argos. Good girl. Good girl. Ayun, testingin natin kay sir kung ano.
kung may ball drive. Let's go. Come on. Oh, yun oh. Meron. Kasi sir, pag ganyan ang nerve ng aso, most probably may ball drive na yan eh. Good. Diba? Kasi, oo, malaking factor talaga for breeding yung maganda yung aso, mga oversize. Pero kung talagang Belgian yung hanap nyo, working dog, pang bantay, pang adventure, yan yung titignan nyo. Hindi laging puro laki, hindi laging puro kung anong kulay man na gusto nyo, di ba? But may mga asong low nerve, anong tingin mo kung saan nanggagaling yun? Siguro genetics din yung iba eh. Halimbawa, kung nung pinagbubuntis nila, hindi masyadong naalagaan o na-check na meron palang sakit yung dam o yung sire, doon minsan nagmumula yung mga ano eh. Yung mga ganyang issues. Oo, issues sa mga tapos, puppy. May napanood din ako, hindi ko nalang maalala. Kapag daw yung mga puppy, kakalabas pa lang, yung hindi pa nakakamulat, syempre sensitive yan sa environment pa, huwag nyo raw silang laging gugulatin, huwag nyo siyang ilalagay sa maiingay kasi nakaka-apekto rin sa nerve ng aso yan eh. Pag bibili ka ng aso, sa reputable na breeder, bigyan ko kayo ng example ah, hindi naman ginagawa to ng iba or baka may gumagawa lang. Yung iba kasi sir, para lang makatipid sa breeding, nag-i-inbreed. Ayaw. Diba? For example, meron silang female ng anak. Ang ginagamit nilang pang-stud, yung anak din para makatipid na sa stud. Kumbaga, yung mga ganyan kasi, kumbaga may defect na yan eh. Pag inbreeding kasi, mataas yung mortality rate ng puppies. Mm-hmm. No? Kaya medyo mahirap yung inbreeding eh. Oo. Oh. Saka maganda talaga yung iba yung hindi siya inbreed kasi mapaghahalo mo yung mga abilities ng aso eh. Halimbawa, kung gusto mo yung magandang character, mataas yung nerve, tapos gusto mo i-preserve yung kulay. So, maghahanap ka ng mga magagandang combination eh. Actually, yung ibang mga breeds naman ng aso, dyan lang din nagsimula eh. Oo, yun nga. Pero kagaya nga niyan, ang mga defect usually sa inbreeding ah, yung iba merong skin disease na inborn. Oh, yeah. Yung iba, nagkakaroon ng low nerve, sobrang matatakutin, sobrang fearful, na which is nagkukos na sa pagiging aggressive na to sa iba. Tapos, ano pa ba? Basta maraming mga ano yan, negative things about dyan. Yung ibang puppy na inbred, namamatay sila in 2 weeks kasi mahina yung immune system. So sabi ko nga sa inyo, di bali nang medyo mas mataas ng konti yung bibilin yung puppy, basta kumuha kayo sa reputable na breeder. Yan lang ang ma-advise ko sa inyo mga pups. So ayun, thank you ulit kay Sir Paul. Maraming salamat. Salamat po sa ano pag-invite sa atin dito at pinakita niya yung mga malulupit niyang mga puppies. So ano, hanggang dito na lang po mga paps, yung shout out mamaya sa bahay, doon ko na lang tatapusin yung vlog. Alright, shout out muna tayo mga tropa P. Shout out kay Sandro Bilyardo, June Bagang from Pampanga, Archie De La Cruz from Mandaluyong, Wilson Miranda, Kyle Castañeda from General Santos City, Jeric Nugid from Pampanga, Riozen Lance from Iloilo, Off-Duty Guard BM Bella, King Lazaro, Kyle Jomar Codilla from Leyte. Hanggang dito na lang mga paps. So hopefully po may natutunan kayo sa ginawa nating content ngayon. At abangan nyo po mga susunod. God bless and keep safe. Paps Sneaks out.